Suriin natin ang full specs ng motor na to. So, wag na natin patagalin. Tara. So, first review natin is punta tayo sa meter indicator. Number 1 yung tachometer. Yung tachometer, ito yung may 20 tapos may 40 na numbers. So, yung number 2 is yung odometer and trip meter. Yes, ito. Ito yung odometer at trip meter kung makikita nyo. And nandyan yung number niya. And then yung pangatlo is yung high beam indicator lamp. Ito yung high beam indicator lamp. And then yung pang-apat is the fuel indicator lamp. Fuel indicator. Tapos yung pang-lima is yung speedometer. This is your turning light indicator or left and right signal light. May left and tsaka right. Yan. Makita nyo. Yan. Yan yung left. Yan yung right. So, dako tayo sa neutral. Yan yung neutral. Naka-green indicator siya pag naka-neutral. So, punta tayo sa handlebar. Dito sa left handlebar, nandito yung choke switch. Yung choke switch is yung ito. Yung choke switch. Yan sa gilid. Ito yung choke switch. Makita nyo. Tapos number 2, yung passing switch. Ito yung passing switch. Yan. Ito yung passing switch sa left. Passing switch. Ang number 3 is yung dimmer switch. Yan. High and low. High and low. High and low yan. And then yung panglima is yung number 4 is yung direction indicator lamp. Yung signal light dito sa yung left tsaka right indicator. Ayun. Yung left tapos yung right. Yan. Tapos yung horn switch. Punta tayo sa right handlebar. Always sa right handlebar. Yung number 1 is yung engine switch. Syempre nandiyan yung engine switch. And then the number 2 is hazard switch. Actually wala siyang hazard, no. Walang hazards ang motor na to. Walang hazards. Nakalagay dito sa manual niya, mayroong hazard, pero totally walang hazard. Walang hazards, buttons yung right handlebar. So, punta tayo sa electric starter button. Yan. Electric starter button. Yan. 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 Naman tayo sa right view. Sa right view, nandito yung ano niya, sa right view, nandito yung kickstart. Sa right view, nandito yung kickstart niya. Yung rear brake pedal. Yung rear brake pedal. Eto. Yun. So, nandito yung ano na, yung cambio niya. Yung cambio niya is yung sungkit siya. Sungkit yung magdagdag and push down yung pagbaba or ano one down, five up. Dito yung ano niya, fuel switch niya, yung reserve.
yung regular. So mayroong mali dito sa pag ano nila sa manual. So dito basta dito ang fuel. Shock absorber niya eh, ito na yung mga latest na shock absorber, may baso-baso na. So yung gear niya is lagay dito is 1 down, neutral, and 4 up. So meron siyang 5 gear. Punta na tayo sa specification. Yung size and weight ng CR152 is yung length niya is 1930 mm, and yung width niya is 786 mm. So yung height niya is 1021 mm, tapos yung wheel 108 kilograms. Yung sa engine naman, yung engine niya is merong type single cylinder 4 stroke 2 valve model 162 PMG 4B, or 4 stroke 62.49.95, or displacement na 149 mL. Maximum power may 8,000.4. Front tire is 3.1017. Tapos punta tayo sa rear tire is 110x80x17. Yung fuel tank niya is may included reserve tank na 12.11 liter. Fuel type na may regular unleaded gasoline only. So yung front brake niya is merong disc brake plate na yung front brake niya. Ito guys, naka disc brake na siya. Disc brake yung front disc brake niya. Oy, tapos punta tayo sa yung rear niya is type is drum brake pa rin. Yung mga classic drum brake pa rin na ano. So ayun guys, kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to subscribe and support my channel para sa ating mga bagong video. So para sa akin guys, the for day to day for classic bikes, ito na yung pinaka affordable na classic bikes in the market today, no? So worth of 50,000 or worth of 50,000 plus is magkakaroon ka na ng classic bikes na 152cc or may kabuhang 149 displacement cc, no? So kung nagustuhan nyo itong video, please don't forget to subscribe, and thank you for watching, and bye bye.